So, ayan. So, lots and hot. So, yung lots natin, yung tinatawag natin na lower order thinking skills, which includes the remembering, understanding, and applying natin. And then, the hots naman yung higher order thinking skills, yung analyzing, evaluating, and creating. So, generally, the lots includes the assessments, which are targets the thinking skills ng students na basic, parang more on the memorization part, ganun. And then the HOTS, dito napapasok yung critical thinking part ng students where they actively engage with the assessment and they create, evaluate, and analyze given the evidences given to them. And ayun, dito mas nakikita yung part ng critical thinking ng mga students natin. And yeah, that's why we have the HOTS and LOTS in assessment. So basically, these are equally important in creating learning objectives. So syempre, kapag gumagawa tayo ng mga activities, assessments sa ating mga students, kailangan, di ba, hindi po yan mawawala sa ating lesson plan, yung mga learning objectives. So at the end of this discussion, the student should be able to, so we should identify kung ano dapat matutunan nila. And kailangan mabase natin yun dun sa mostly sa ating Bloom's Taxonomy binabase. And these HOTS and LOTS are the basis in forming different assessments for students since nakalagay nga sila sa ating learning objectives yung mga verbs. Kaya kailangan we should be mindful of the verbs that we use. Like for example, evaluate or demonstrate yung mga ganong bagay. Kasi ito yung magiging basis natin in creating yung activities na ibibigay natin sa mga students natin. And last but not the least, HOTS and LOTS in assessment guide teachers in identifying the level of understanding that their students will acquire towards the end of every topic or discussion. So, ayun, katulad ng sabi ko kanina, begin with the end in mind. So, kailangan, teachers should identify muna yung level of understanding na gusto nilang ma-attain ng bata after having the discussion or the topic. So, pero bakit, kung mapapansin natin, bakit kung na-browse nyo na po yung mga lecture videos sa Facebook page namin, most of our modules incorporate more HOTS. And this was based on the figure above. So Filipino students attained an average score of 357 points in scientific literacy, which is nabanggit na din ni Sir Jeff kanina, which was significantly lower than the OECD average of 489 points. So, nakakalungkot po isipin kasi even though we have this K-12 program na and we are implementing the spiral curriculum sa ating science, which tackles the four fields, the biology, chemistry, physics, and the earth science. So, parang may kulang pa rin, may gaps pa rin na na-observe yung PISA report natin. And for the next slide, scientific literacy is seen as a crucial skill since this includes the capacity to analyze scientific phenomena, evaluate and design scientific inquiry, and interpret facts and evidence. So, sino po dito ang sa aling part ng Bloom's Taxonomy kaya natin makakategorize itong mga naka-underline and naka-bold na skills, yung analyze, evaluate, and then pag-interpret ng facts and evidence. Sa HOTS po kaya or sa LOTS? So, pwede pong i-type sa ating chat box. Ayan. So, mapapansin natin na itong words natin na analyze, evaluate, and in pag-interpret ng facts and evidence, lahat yan pasok sa ating HOTS. That's why, based din sa report ng PISA, we should work with that aspect ng ating assessment. And again, according to PISA, we should evaluate our students not just by what they know, but also based on what they can do with what they know. For example, an example for this is yung nasa picture po natin. Currently, marami from different schools ay nagko-conduct nung ating 4D earthquake drill, mga earthquake drills natin. So, di ba, kapag tinuro lang natin sa mga bata natin, sa mga students natin, ano yung dapat gawin kapag nag-earthquake drill through just discussion or discussing it. So, alam lang nila, pero ano ba ang mahalaga? Of course, yung ma-apply nila kung ano yung nalalaman nila regarding that information. So, kaya maganda na may mga earthquake drills din tayo because students can really demonstrate
kung ano ba yung natutunan nila with that kind of information, not just by just knowing that. And higher order thinking skills go beyond basic memorization. So HOTS promotes critical thinking skills of the students. So naalala ko po, example for this is the table of elements. Ayan. Nung high school ako, pinapamemorize lahat ng elements sa amin nung biology, chemistry prof ko. And may mga mnemonics pa like Halina, Kerubi, Cespa. So kung may mga tips kayo or tips or mnemonics na meron sa table of elements, you can share po dito sa ating chat box. Kasi ang daming mga pakulo ng mga science teachers natin when it comes to teaching this table of elements. So nakakatuwa. So you can share that po sa ating chat box. Pero yun, based on my experience, talagang inisa-isa namin yan. Pero ang question dito is, after natin ma-memorize, after maalaman ng mga students kung ano ba yung atomic mass, atomic number, nung ating mga elements, and then what they can do with that knowledge. So kailangan we can adapt dun sa needs ng ating PISA report and or needs ng 21st century skills nga natin na nabanggit na din na Sir Aldrin kanina, yung critical thinking part ng mga students. So instead of just pa-memorizing natin yung mga students with these elements, kailangan mag-tweak tayo, kumbaga, ng very, very light lang. So maybe we can ask them to discuss how the elements can be both essential and harmful to life. So by asking them to do this, they will, of course, magre-research yung mga bata, paano nga ba itong mga elements na to ay essential and harmful sa ating buhay. So dito, magiging active yung role ng students, not just by passively memorizing all the elements. So maganda na on this part, students are able to critically think, analyze, and interpret information or report kung ano man yung natutunan nila doon sa table of elements. Ayan. And with that, may note lang tayo dito kasi yun nga nabanggit natin na maraming HOTS based assessments sa aming field sci-hub modules. But take note that HOTS and LOTS work hand in hand. So they should be balanced. So kailangan hindi mas maraming HOTS compare sa LOTS or kaya naman puro LOTS at kokoonti or wala ng HOTS based na assessment. So kailangan sa lahat ng bagay naman, 'di ba? Kailangan po, kailangan laging balance siya. And another note is that transitioning from LOTS to HOTS based assessments will help students in gradually thinking more complexly as they discover the concepts being taught. So mapapansin nyo may scaffold dito. So parang ang nangyayari, LOTS serve as the foundation para sa ating mga bata na matutulungan sila na if ever dumating yung part or yung assessments na HOTS based, mas madali na nila itong masasagutan. So parang ganito lang siya, parang sa isang architecture or sa isang bahay, di ba? Kapag mahina po yung foundation, di yata nagpi-play yung video yan. Kapag mahina yung foundation ng isang architecture or ng bahay, di ba? May possibility na gumuho siya. And an example for this that I may share is yung concepts about sa biology or sa ecology. Kasi nung high school and elementary, di ba? We teachers and of course, yung topic ay more on defining the key terms. And pag dumating na yung mga students natin sa higher level, for example, ako po, nung grade 7 to grade 10, very minimal lang yung knowledge or information na nakuha ko doon sa topic na ito kasi parang more on defining the terms lang. But nung dumating na tayo sa college level, medyo need na to level up, like to integrate these concepts by adding interdisciplinarity. So parang medyo nahirapan ako adapting kasi, ayun nga, the lesson here is that as early as elementary and high school, students should be able to integrate these concepts, this knowledge, nang sa ganon, when they go beyond dun sa level nila, for example, nag-re-research na sila, they have an easy access dun sa pag-integrate ng information na to. Kasi we really need to step up based nga dun sa reports given to us earlier na we should try to improve the critical thinking skills ng mga students natin.
And kung pamapansin natin, yung Bloom's taxonomy, it targets the cognitive domain or cognitive part ng students natin. And wag din sana po natin kalimutan yung affective and psychomotor domain or part ng mga students sapagkat with this, mas nagiging well-rounded yung students natin. So, for the affective domain, this encompasses yung feelings, emotions, values ng students. So, on our learning objectives, maybe we can add some reflective as assessments. For example, yung mga reflection papers. Kasi maganda yan kasi it promotes reflective learning, di ba po? Not just on the part of the students kasi, di ba, mahalaga din sa mga teachers natin yung reflective, of course. Kapag nagtuturo tayo, di ba, we need to reflect. So, ganun din sa part ng mga students. They should need to reflect on what they know. Nang sa ganun, mas ma-identify pa nila yung mga strengths and weaknesses nila pagdating dun sa topic. And lastly, yung psychomotor domain. So, nakakatuwa po kasi ngayon pa lang, noong nag-transition tayo sa online learning setup, ang daming activities and assessments na nakikita ko na iba-iba. Like may mga pa-vlogs, may mga pa-scientific report, which and of course yung mga pa TikTok, ayan, sumikat yung mga pa TikTok ng ano ng mga teachers natin. So kung kayo po ay isa sa mga teachers na nagpapa TikTok, ayan, so napakaganda din pong way niya to engage students in a psychomotor skills na kung saan there are physical movement, coordination, and use ng kanilang motor skills. So reminder that aside from the cognitive domain, we should also consider the affective and psychomotor domain in creating our assessments for our students.